Hello mga idol, it's me again, Mark Anthony Flores. Today's video, gagawa tayo ng calcium carbonate. Paano sinasabi ng iba na calcium phosphate? Malaking tulong po ito para sa ating mga hayop at sa ating mga pananim. Ito po ang ating mga ingredients mga idol. Meron po tayong suka, meron po tayong eggshell, meron po tayong pintilpin, masking tape, at empty container. Mari po kayong manguligta ng empty eggshell at hugasang maigi. Ibilad ng 2 to 3 days upang mawala ang kanyang salmonella na makabigay ng poison sa ating mga alagang hayop. At pagkatapos po, durugin po siya. Yan, durugin. Pagkatapos pong durugin, isangag. Pagsangag po, 15 to 20 minutes na pagsangag, huwag po nyo masyadong itong sunugin. Ganito lang po, para mas madali pong ma-extract yung kanyang calcium. Ito na po yung ating sinangag. Nakaprepare na po ako ng sinangag. At ipoproseso na po natin. Ang ratio po nito mga idol, 1:1. Ibig sabihin po nito, 100 grams of empty eggshell, 1 liter of coconut vinegar, or kahit na ano pong vinegar, basta white vinegar po. Ipoproseso na po natin kung paano po siya gawin. Madaling gawin na po ito. Paghaluin na po ang dalawang ingredients gaya nito, ilagay po sa empty container at lagyan po natin ng suka. Itong aking eggshell na sinangag ay 200 grams. Kaya po lalagyan po natin ng 2 litro na coconut vinegar, yung maasim na maasim po. Yan po. Ito po siya. Dadagdagan po natin ng 1 litro. Ito po yung sinasabi nila mga idol ng miracle liquid. Ito po yung water soluble na calcium carbonate. At ipipermit po natin siya ng 20 to 30 days. Mayroon po namang nagpipermit ng 24 hours. Oo, pwede po. Maaari nyo pong gamitin yung 24 hours. Ngunit, ang kailangan po nating kunin ay yung 2,000 milligram na calcium na nandito sa eggshell. Ngunit kung ating i-peppermint ng 24 hours ay 3 milligram lang po ang ating makukuha na calcium. Sayang na sayang po yung iba. Okay? Yung ating pagpuproseso po, i-extract po natin lahat-lahat ng calcium na nandito sa eggshell, yung 2,000 milligram po. Ito po ay malaking tulong po sa atin, lalong-lalo na sa ating mga hayop, sa ating mga pananim, sa ating mga kamatis, talong, sili, o yung mga tanim natin na nangangailangan ng calcium. Kaya ito mga idol, tuturo ko sa inyo kung ano ito. Kung makikita nyo mga idol, ang reaction po ng ating vinegar at itong eggshell ay nandito po. Tumataas po yung acid. Ini-extract niya po yung calcium. Okay? At kung tignan po natin dito sa taas mga idol, makikita nyo, nagpo-form na po siya ng foam. Okay? At kung saan, yan na po yung calcium. Sa loob po ng 20 to 30 days, makikita po ninyo na wala na pong umaakyat na mga bubbles. Yun na po ang magandang paggamit natin. At ito ay tatakpan natin ng
tight lang, huwag po natin takpan ng mabuti. Kailangan makasingaw po yung pressure. Kasi pag hindi nakasingaw yung pressure, sasabog po itong ating empty container o itong ating container, plastic container na ginagamit. Ang paggamit po nito, mga idol, ayon sa, kung mag-aral kayo ng tista, ang proseso po nito sa paggamit, 2 kutsarang calcium sa 1 litrong tubig. Kung sa akin po, mga idol, okay po yun. Ganun na ratio po, okay po yun para sa painom sa ating mga alagang hayop. Lalong-lalo na sa mga itik, pato, baboy, manok, o kahit anong, mga baka, kalabaw, kambing, maaari po yan siyang ipainom yung ganung ratio. Lalong-lalo na sa ating mga itikan, o mga idol kong nag-itikan dyan. Minsan, nagtataka kayo, bakit malambot ang itlog ng aking itik, sabi nyo. At hindi masyadong maganda ang kanilang itlog, maliliit. Kulang pusla sa kalsyum. Kaya po, para hindi na po kayo mahirapang maghanap pa ng mga kuhol o mga shell na ipapakain ninyo sa inyong mga itik, maaari po ninyo itong idagdag sa kanilang inumin o sa kanilang pagkain. Mainam po ito, lalong-lalo na rin po sa mga layer, yung nangingitlog ng mga manok. Maaari po ito, maganda po ito na supplement para sa ating mga calcium. At kung gagamitin naman po natin sa ating mga pananim, ang ratio po nito, 1 teaspoon of calcium sa 1 litrong tubig. Ganun po. Bakit po kunti lang, maliit lang po ang gagamitin natin? Dahil alam po natin, ang vinegar ay mayroon po siyang chemicals na nakakamatay ng mga tanim. Pag nasobrahan po ang ating vinegar, lalong-lalo na yung ating vinegar na sobrang asim, ay magiging herbicide po siya. Mamamatay o maapektuhan ang ating mga pananim. Kukulubot ang kanyang mga dahon o masusunog ang kanyang dahon. Kaya nga ang ratio nito, dahil mataas po ang calcium na ating nakuha sa ating eggshell dahil sa ating pagpoproseso, 1 teaspoon lang po in every liter of water. Mari po natin siyang i-spray sa ating mga tanim twice a week. Okay? Mari din po natin siyang idilig sa ating mga pananim. Pwede po natin siyang i-spray sa base ng ating mga pananim o sa lupa ng kung saan nakatanim yung ating mga pananim. O mari po din natin siyang i-direct sa dahon. Basta sa ganung ratio lang po. Huwag po ninyong pasubrahan ang ratio ninyo dahil po ang sabi ko kanina, masusunog at masusunog ang dahon ng inyong mga tanim. Sayang po. Ngayon mga idol, lalagyan po natin siya ng label kung kailan natin ginawa, ano po itong ating ginawa, at kailan po natin siya harvestin. Ito po. Date of fermentation, date of harvest. At saka kung ano po ang pangalan nito. Calcium carbonate. Okay. June 30, 2021. Harvest po natin is July 30, 2021. Ito po mga idol, malaking tulong po ito para sa inyo. At ito po ay aking nilalagay sa mga inumin ng aking mga alagang hayop. Maaari din po ninyong ilagay sa feeds, ihalo sa feeds, para makuha po ng ating mga alagang hayop yung kinakailangan ng mga calcium nutrient. Ito po mga idol, mayroon na po kayong calcium. Maaari na po kayong gumawa ng sarili ninyo para hindi po kayo mahirapan maghanap ng mga alternative na painom o i-spray sa inyong mga pananim para hindi po kayo magastuhan, hindi magsakit ang inyong ulo. Maaari na po kayong gumawa ng sarili ninyo, mga idol. Salamat po, at kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. Pakipindot na rin po ang notification bell upang updated kayo sa lahat kong mga videos. Mga idol, mag-comment lang po kayo.
kung ano ang gusto ninyo natin gagawin. Salamat po and God bless.